Sari-saring kaso ang posibleng harapin ng driver ng kotseng nahulog mula sa parking building ng isang shopping mall sa San Juan. Hinihinala kasing sumailalim na siya sa heart bypass operation at kung totoo yun, hindi na siya dapat nagmamaneho. Balitang hatid ni Katrina Son. Umabot sa 8 sasakyan ang nadamay sa pagbulusok ng puting kotse mula sa 3rd palapag ng parking building ng Green Hills Shopping Center. Isa na rito ang sasakyan ni Angie. Hindi niya tunay na pangalan. Pabalik na raw siya sa parking area nang makarinig siya ng hiyawan. Pagdating ko doon, nakita ko na yung kotse ko, wala na siya sa parking space. Nakatilampon na siya doon sa gitna. Napansin daw niyang gypsum board ang gilid ng parking building. It's not a concrete wall. So ngayon, yung quality or classification, pwedeng gypsum board, pwedeng plywood. Wala pang pahayag ang pamunuan ng shopping center tungkol dito. Ang pulisya, iniimbestigahan ngayon ang driver ng nahulog na kotse na si Juanito Nocos. Sugatan siya at nagpapagaling ngayon sa ospital. Lumalabas na nawalan siya ng malay ng maaksidente. Napag-alaman ding may pacemaker siya. Tanda ng posibleng sumailalim na siya sa heart bypass operation. Kung totoo ito, sasampahan siya ng kaso. Nakasab din po naman yan sa rules and regulation ng LTO na kapag tayo ay na-bypass na, hindi na po tayo pwedeng magmaneho sapagkat delikado sa buhay po ng ibang tao. Si Angie naman at iba pang may-ari ng mga sasakyang nadamay. Maghahain na rin ang sariling reklamo laban kay Nocos sa Lunes. Kahit pa nakausap na sila ng abogado ni Nocos. Nagbigay na rin daw sila ng affidavit of complaint sa mga otoridad. Sa ngayon, normal na ang operasyon ng shopping center. Katrina Son, GMA News.